Hello, Sir Nate. My name is Mark Levy, and today I'm going to present my creative workflow. So today, ang ipepresent ko po ay yung portrait gift ko po sa kaibigan ko last New Year. So sa presentation na ito, ipepresent ko po yung bawat stage na aking tinake in producing this artwork. So stage 1, usually I take reference photo para po sa artwork ko po. So, it depends siguro mga 2 or 3 photos para po dun sa taong gagawin ko ng artwork. Pero, madalas, isang photo lang, sapat na po. Maganda lang kapag madaming photos kasi madami kang pagbabasihan. Yun po. And, hindi ako masyadong nagmo-moodboards. Nagmo-moodboards lang ako kapag, let's see, kailan ba ako nagmo-moodboards? Moodboard lang po kapag ka-trip ko. Basta lang ako nagdo-drawing, tapos ang kailangan ko lang po is reference photo. Kapag may pagkagayahan po ako, kunwari for a client, nagpapadrawing sila ng mukha nila, yun po. The second stage, ito na po. Ang tinatawag ko po ay yung first phase of my rendering. So dito po, ina-apply ko yung shape design. So sa phase na ito, sa stage na ito is nagde-design ako ng shapes ng lights and shadows. Hindi po ako basta lang nag-brush stroke ng kunwari light color for lights or dark color for shadows or for darks. May shape design po akong ginagawa. Yung sa shape design naman po, hindi ko naman po masyadong may paliwanag kung paano. Ang sa akin lang naman po, kapag ako yung nag-shape design, nagde-design ako ng shape na sabihin natin dumadaloy ba, kumbaga may flow. So may harmony po ng shapes, kung makikita nyo po, wavy po yung mga shapes niyan. And then, somewhat angular. So, may flow siya, but then angular siya. Kasi ganun po yung style ko sa pagdidesign po ng shapes. So kung mapapansin nyo po, grayscale po siya. Bakit grayscale? Grayscale kasi madali nyo pong madedefine yung values ng lights and darks. Kasi kapag ka nagdiretso po kayong color, kung minsan, hindi agad-agad makikita ng mata natin yung difference ng values po. Kasi nadidistract tayo sa kulay, sa vibrance, sa saturation ng color. Ngayon, kapag ka grayscale po ang ginagamit natin sa pagkukulay, sa unang stage, madali po natin makikita kung ano yung dark, kung ano yung light. Kapag ka color po, hindi nyo po kagad makakita yun. Okay, for the second stage or for the next stage after first phase rendering, pina-finalize ko po yung line art. Ito po yung niretain kong mga line art. Yung ire-retain ko hanggang sa dulo, andyan po siya. Then after finalizing the line art, nag-add na po ako ng base color. One color lang po yan, nagmukha lang po siyang, nag-appear lang siyang iba't ibang kulay. Nag-appear siyang lighter and then darker at some parts. Bakit ganun? Kasi po yung layer na po na yan, ang pagkakatanda ko po, ang setting ng layer na yan ay nasa color setting. So kung makikita nyo po sa mga una stages, hindi ba po nag-design na ako ng values ng lights and darks. And then, naglagay lang po ako ng layer, color layer, on top of that. And then, automatic na nag-adjust yung kulay. Pero, kapag yan po ay nasa normal setting, yung layer na po na yan, color yellow lang po yan. Kumbaga, walang shading, walang lighter color, walang darker color. Flat color lang po. So, nakatulong po yung ginawa kong first phase rendering sa pagde-design po ng kung paano papato yung ilaw sa mukha po ng dinodrawing ko po. After adding the base color, dun na po ako, nag-proceed na po ako sa finalizing color place. So, dito na po ako nag-decide ng colors na gagamitin ko for the light parts, for the light planes, and the shadow planes of the face ng aking dinodrawing. Basta lang po ako nagko-color pick, basta ko lang po ina-adjust kung ano pong appealing sa aking mata. So, kung makita nyo po, yung mga highlights ko ay may mga shapes din. Sadyang, kapag ka-angular po, napaka-appealing niya po sa aking mata. Gustong-gusto ko po yung mga ganyang shapes. Kaya po, ganyan ang itsura na
light planes and dark planes po, at pati po ng highlights. After finalizing the color planes, finalize ko na po yung aking portrait. So kung makita niyo po, nilagay ko na yung hair niya. Usually yung mga portraits ko po pagdating po sa hair, simple shapes lang po siya. Minsan may shading, minsan wala. Depende po sa trip ko kada magdo-drawing po ako. Pero this time, ang ginawa ko lang po is white. Ang intention ko po dyan kung bakit white is ang hair niya po kasi ay nag-glow. Yun po yung purpose kung bakit white. And then, after finalizing the portrait, ito na po yung pinaka-final stage. Dine-decorate ko na po yung final portrait. So, naglagay na po ako ng glows. Yung glow effect sa kanyang buhok. And then, kung makita niyo po, may mga floating elements behind her. Pinaka-final stage. Tapos na po lahat dyan. Tapos na yung shading, tapos na yung shape design. Decorations na lang. Kumbaga, cherry on top. Ito po ang aking creative workflow for my digital illustration para po sa project na ginawa ko noong New Year. So, this project was a gift aking binigay sa kaibigan ko po. So, yun lamang po. Sana po may naintindihan kayo at naunawaan sa aking creative workflow. Thank you, sir.